Vice Ganda, may bagong proyekto. Tapatan ng non-time shows ngayong April 6, 2024. Alamin! Gagawa si Vice Ganda ng pelikulang idedirect ni John Robles Lana. Isiniwalat ito ng Ann Cabogabo Star sa 20th wedding anniversary celebration ni na Gladys Reyes at Christopher Rujas noong January 27, 2024 sa Glass Garden Events Place sa Santulan, Pasig City. Inaasampa ni Vice Ganda na makasama ang kaibigang si Gladys sa naturang proyekto. Yaman din lamang at John Lana Baby ang premiadong aktres. Sa press con ng The Idea First Company noong March 21 sa Gateway Mall, Cubao, Quezon City, inusisa si Direk Intalan kung matutuloy this year ang Vice Ganda June Lana collab. Ang katuwang ni June Lana sa The Idea First na magdiriwang na 10th sa pamamagitan ng Film Fest sa April 12 at 14 sa Gateway Cineplex. Last year pa na pag-usapan ang movie project ni Vice na idedirect ni June Lana. The same project pa rin ba ang gagawin ni Vice Ganda o iba na? Aware doon silang meron nang nagsisimulang mag-shoot ng pelikulang pang Metro Manila Film Festival. At alam nilang matinding material ito. Ayaw na raw nilang makipagsiksikan doon. Basta kung nakapasok daw, okay, pero kung hindi naman umabot, basta maganda at gusto nila ang ginagawa nilang pelikula. Pero ang mahalaga dito, sabi ni Direk Piercy, nakita nilang suporta ng gobyerno, lalo na sa hiningi nilang producers. Nasa proseso sila ngayon ng hinihiling nilang 3-year tax holiday sa mga LGU. Nandyan ang pag-asang maibigay ito para sa ating movie industry. Ang E-pop na tinutukoy ni Direk Piercy ay ang Entertainment Producers of the Philippines na dating kilala bilang Philippine Motion Pictures Producers Association or PMPPA. Binubuo ito ng mga producer at personalidad sa Philippine film industry. Tingnan na lang kung anong project ni Vice Ganda ang magmamaterialize na una. May isang nabanggit ng isang pagsasabahan dapat ni na Ate V ang meron ding pinaplanong project nila ni Michael V na vocal yung gusto rin nilang makasama sa pelikula. Samantala, tiniyak ni Vice Ganda na in grande double celebration ang Philippine TV history ang mangyari sa April 6, 2024. Bukod sa pinaghandaan nilang airing sa Kapuso Network, nakaplano na rin ang birthday celebration ni Vice sa noontime show. Magdidiwang ng ika-48 year ang Ann Cabogabo Star sa darating na March 31, 2024. Pero sa April 6 nila ito dahil sa Semana Santa. Kwento pa ni Vice exclusive interview ng ABS-CBN noong March 21, matagal nang nakaplano ang kanyang birthday celebration sa It's Showtime. Nakaragdag lang daw ang Jimmy 7 debut nila na wala pa sa picture noon. Hopefully raw, madami silang makuha ng mga stars ng GMA sa araw na yon para maramdaman na sana puwersa ang collaboration tulad ng ginawa nila sa GTV. Noong July 1, 2023, nagsalpukan ang tatlong noontime show sa tatlong istasyon, ang AET sa TV5 at Eat Bulaga sa Jimmy 7 at ang It's Showtime sa GTV. Ang free-to-air station din ng Kapuso Network. Sa unang sultada ng kapamilya noong time show It's Showtime sa bago nitong tahanan na GTV, nag-chopper ride si Vice Ganda sa rooftop ng ELG building sa Mother Ignacia Street patungong Jimmy 7 rooftop na may EDSA corner Tivog Avenue, Quezon City. Makikita ring nag-elevator pababa si Vice Ganda mula sa tuktok ng building hanggang sa entrance ng Jimmy Network kung saan siya nag-perform kasamang maraming dancers. Bongga at ingrandi ang naging opening number ng It's Showtime, katulad na rin ang ipinangako ni Vice Ganda dahil sa paglipat nila sa bagong tahanan mula sa TV5. Wala na raw wish si Vice Ganda sa kanyang paparating na birthday dahil pinakabungga na raw na nangyari sa pinakamahal niyang pamilya ang It's Showtime na may bago itong tahanan. Ayon sa TV host comedian, feeling niya ito na ang pinakamalaki na natanggap niya itong oportunidad na makasampa sa Jimmy 7. Maka-reach ang mas malaking audience, malaking blessings ito sa It's Showtime at napakahalaga sa kanya ang pamilyang ito. Ito na raw ang pinakamalaking gift. Sa kabilang banda naman, be strong, overcome obstacles in life. Ito ang sinabi ni Sian Lim na kasalukuyang hashtag ng buhay niya sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda ngayong Biyernes ng hapon, March 23, 2024. Niminsan hindi nabanggit sa pag-usap ni Boy at Sian ang pagwawakas ng 11
taong relasyon ng aktor kay Kim Chu. Pero makahulugan ang sagot niya nang tanungan siya tungkol sa naituto sa kanya ng pag-ibig. Maliwanag ni Sian Lim, ito raw ay nagbigay sa kanya ng leksyon. Love is very painful raw at isa itong magical feeling. Pagpapatuloy niya, ito raw ay pinakamasakit kasi syempre magkaiba kayo. Sa tanong tungkol sa ipinagdasal niya ngayon, tila may kinalaman pa rin sa mga nangyari sa kanyang pakikipagrelasyon ang reaksyon ni Sian Lim. Samantala, mahigit 5 taon din na hindi gumawa ng teleserye si Marian Rivera. Ang huli pa niya ay ang Super Mom na umeri noong 2017. Pero simula sa April 1, 2024, mapapanood na ang kanyang pagbabalik sa primetime My Guardian Alien, kung saan ginagampanan niya ang karakter ng isang alien. Sigurado na maraming script o material na iprinisinta sa kanya ang Jimmy 7. Pero ano ang naging dahilan at ang My Guardian Alien na napili niyang maging comeback teleserye? Hindi itinanggi ni Marian Rivera na nahirapan siya noong first few days nito sa taping. Espesyal na pinasalamatan ni Marian ang direktor na si Jig Dulay maging ang PA of Production Assistant na pinupuntahan pa talaga siya sa set. Ayon kay Marian Rivera, lalo na kapag alam niyang mahaba ang eksena, pinupuntahan siya every time. Itong pa ni Marian Rivera, naging mas madali para sa kanya at sabihin na ilo-look forward at makakagawa siya ng magandang proyekto na mapapanood ng anak niya na magiging proud sila. Isang alien ang ginagampanan ni Marian sa serye, kaya ang tanong sa kanya, siya ba ay naniniwalang may alien? Sa pagbabalik ni Marian sa telebisyon, may isa pang bansag sa kanya aside from Kapuso Primetime Queen. Ito ay ang box office queen of all time dahil sa tagumpay ng Metro Manila Film Festival 2023 movie na Rewind. May Jig Dulay pa na siyang best director na sa nakaraang festival. Samantala, dumating na nga ang araw ng contract signing ng airtime deal ng It's Showtime sa Kapuso Network noong March 20, Miyerkules. Magandang movie to, lalo pat ang underlying principle ay ang pagbuwag ng network wars. Sana malaya na ngang nakakatawid ang mga artista. Inaabangan ang mga posts at reaction ng Kapuso stars at para i-welcome ang bagong kasama sa Kapuso Network. Nananahimik noon ang It's Showtime sa TV5 nang maghimutok sina Tito, Vic at Joey sa tape. Umalis ang TVJ sa 8 Bulaga ng Jimmy 7. Noon pa man ay nahinuha nating ililipat ang TVJ sa TV5. May option ng It's Showtime na manatili sa TVJ pero inuurong sila ng time slot. Yung time slot nila ay ibibigay sa TVJ at i-airis sila matapos ang noon time show ng TVJ. Inayawan iyon ng It's Showtime. Yung revamp 8 Bulaga ay naging tahanang pinakamasaya at ito na nga ang It's Showtime na dating nasa TV5 ay mapapanood na sa Jimmy 7. Katapat ang 8 Bulaga na dating nasa Jimmy 7 at ngayon ay nasa TV5. May mga kapamilya primetime shows pang umeere sa TV5. Natural naman, hindi pa rin pwedeng mag-promote ang mga iyon sa It's Showtime. Maluwag ba sa kalooban ng Kapuso stars na ang It's Showtime ay nasa Jimmy 7? Sino-sino kaya ang Kapuso stars ang matutunghayan natin sa It's Showtime sa mga darating na araw? Ano pa ang susunod na historic collaboration ng mga Kapuso at kapamilya? Mapapanood bang muli si Regine Velasquez sa Jimmy 7? Tuloy ba talaga ang wawawin sa TV5? Masasagot ang mga ito sa tamang panahon. Kayo, ano ang masabi nyo? Na-excited na si Vice Ganda sa April 6, 2024. Ano naman kaya ang known time show ang papanoorin mo sa darating na April 6? At huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel.